Ah, mira, actito la niña. No, no. Ah, que no. Ang buong pangalan is Dennis Raz Gaspar. Tapos, I am 31 years old. And kasulkuyang trabaho? Ano po? Komedyante. Yeah, komedyante. Siyempre siya naman yung magbabala dito. Ito, bali na nga, wala namang amba. Si Dora, bilang komedyante, hindi naubusan ng ano, hindi naubusan ng creativity, hindi naubusan ng hirit, hindi naubusan ng punchlines. Matalinong komedyante and very rare sa mga komedyante yung mabilis yung pick up. Balbas, mangyakis talaga. Si Dora bilang komedyante, hindi tiyan mo katrabaho. And bueno, for nuhay ko sa kudyabda kong Dora. So, bago po ako naging komedyante talaga, naging teacher po muna ako. Naging ano ako, guru ako sa Ateneo for 2 years. And naging guru din ako sa DepEd teacher. So, I am a licensed teacher. I think yung uniqueness niya as a teacher for us is that he can sing any songs na kailangan niyang kantahin para mas maintindihan namin kinakanta niya, para mas mas ma-remember namin yung mga lessons and topics. Dati, akala ko doon na masaya na ako, naging teacher na ako. Because of that sakit, kaya hindi ako tumuloy sa pagiging ano talaga, guro. At saka nag-resign na lang ako for the DepEd kasi hindi ko kaya because of that. Oo. Sa sakit, siguro sabi ko talaga sa sarili ko na binigay niya yung Diyos kasi alam niya na kaya ko. Kasi hindi niya bibigyan ako ng problema kung hindi ko kaya. When Sir left, mostly, he was a unique person in the music department. More or less one that everyone would recognize a mile away. So, when he left, it's like the music department lost a specific, unique person or a character. I was born and I did not feel the love of my family. Yun. Kaya, fighter po ako. Because of the situation na meron ako dati na naging ano talaga, parang ayaw sa aking lahat. Sabi nga ng family ko, ako daw ang malas sa family. Sabi nga nila, dapat hindi ko daw dinadala yung apelyido nila kasi nakakahiya daw ako, ganun. So, lahat yun parang dinala ko sa ano ko, para dinala ko sa pamumuhay ko, and I became independent for how many years at lumabas ako sa pamilya ko kasi sabi ko nga, bakit pa ako mamubuhay dito kung ganito yung tunay sa akin, di ba? Mayroon talaga na nawawalan ka na ng pag-asa, lalo na yung last time kasi nang hospital ako, grabe gastos dito, gastos doon. Alas 10 session ng ano namin, dialysis treatment kasi second set po ako. Dahil yan sa sakit ko na may chronic kidney disease, so nagda-dialysis po ako for 3 times a week. Actually, gusto ko nang mamatay nung last na ano, nagkaroon ako ng sakit. Parang sabi ko, pabigat na talaga ako. Oo. Pero nang dahil sa mga friends ko, parang may pag-asa pa. Habang sige lang, go lang. No? Parang ganun lang yung buhay. They did not speak, but ginano niya kanyang gabay na kaya. Nagbibigay ako ng kaligayahan sa iba. Dapat mabibigyan ko rin ng kaligayahan sa sarili ko. Oo, pero okay na yun pag nakikita ko yung mga ibang tao tumatawa. Kasi na happy na din ako. Sabi ko, don't give up lang. Kasi ano lang, di ba? Kay fight lang. Sir, we are strong. Oo, kasi kaya natin to. Just smile with the problems. And after that, makukuha mo kung anong gusto mong kunin. Ako po si Dora at ito ang aking storya ng pag-asa.